Nagsimula ang pelikula noong 18th siglo, sa panahon ng paghahari ng Japanese dynasty na tinatawag na Shotoku. Sa panahong ito, isang mapanganib na sakit na tinatawag na red face pox ang kumalat sa buong bansa. Ang mga lalaki lamang ang dumaranas ng lubhang nakamamatay na sakit, at 8 sa 10 lalaki na dumaranas ng sakit ay namamatay. Nagdulot ito ng matinding pagbaba sa populasyon ng lalaki, na nag-iwan na lang ng 1 lalaki sa bawat 4 na babae. Pagkatapos nito, ang lahat ng makapangyarihang posisyong pampolitika at pang-ekonomiya na dating hawak ng mga lalaki ay pinalitan na ng mga babae. Naging responsable din ang mga kababaihan na gawin ang lahat ng trabaho at construction work upang kumita para sa pamilya, habang ang mga lalaki naman ay itinuturing na parang mga kayamanan at pinapanatiling ligtas sa bahay. Ang trabaho lang ng mga lalaki ay alagaan ang kanilang sarili upang maging maganda, at magbenta ng malalapot na binhi sa mga babaeng gustong magkaanak. Itinuturi silang mga mamahaling bagay na kayang-kaya lamang bilhin ng mga kababaihan mula sa mayayamang pamilya. Ang ilan sa mga kalalakihan ay nagtatrabaho rin bilang mga pokpok para kumita ng pera para sa kanilang sarili at para sa kanilang mga pamilya. Sa matriarchal society na ito, ang pamilya Mizuno ay nahihirapang maglagay ng pagkain sa kanilang mesa. Kasama rin sa pamilya ang isang bata at gwapong lalaki na si Sakuragi, na mahilig magsanay ng espada at gustong maging isang mahusay na mandirigma sa hinaharap. Sa kabila ng kanilang problemang pinansyal, hindi pinayagan ng ina si Sakuragi na pumasok sa prostitusyon at kumita para sa pamilya. Dahil sa ugaling ito, labis ang pasasalamat ni Sakuragi sa kanyang ina at mahal na mahal rin siya nito. Habang ang ibang mga lalaki ay ginugugol ang halos lahat ng kanilang oras sa makeup at magagandang damit, nagsasanay si Sakuragi na maging isang samurai. Bukod sa pagiging isang mahusay na swordsman, sikat din si Sakuragi sa kanyang kabaitan dahil tinutulungan niya ang mga babaeng desperadong magkaroon ng sanggol, nang walang bayad. Kasunod nito, makikita ang ilang mayayamang babae na papunta sa bahay ni Sakuragi upang hingin ang kanyang kamay sa kasal. Gayunpaman, tinanggihan ni Sakuragi ang bawat isa sa kanila. Sa kabilang banda, si Sakuragi ay umiibig sa kanyang kababata na si Haruko. Dahil kabilang si Haruko sa isang mayamang pamilya, si Sakuragi ay hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na ipagtapat ang kanyang nararamdaman. Sa sumunod na eksena, makikita si Sakuragi na nakikipag-usap sa kanyang pamilya tungkol sa kanyang desisyon na sumali sa Oku, ang inner chamber ng kastilyo, kung saan nakatira ang mga lalaking nag-aalaga sa reyna. Gagawin niya ito upang maitaas ang financial status ng kanyang pamilya at upang panatilihin ang kanyang distansya mula kay Haruko. Ang mga miyembro ng Oku ay sinasanay na maging maganda at makakuha ng atensyon mula sa reyna, na kilala rin bilang Lady Shogun. Bago umalis, nakipagkita si Sakuragi kay Haruko, na sinubukan siyang pigilan na sumali sa Oku dahil masisira nito ang kanilang relasyon. Gayunpaman, umalis pa rin si Sakuragi ngunit nagbigay muna siya ng halik sa dalaga. Kasunod nito, dumating si Sakuragi sa kastilyo at nakiusap kay Zendo, isa sa mga higher rank sa Oku, na hayaan siyang sumali sa grupo. Nag-aatubili siyang tinanggap ni Zendo at ipinasyal siya sa palasyo, kung saan sinabihan siya nitong dapat siyang magsimula sa pinakamababang ranggo ng grupo, sa pamamagitan ng paglilinis at pag-aalaga sa mga gamit ng mga miyembrong may mga matataas na ranggo. Binanggit niya rin na kung maganda ang kanyang mga serbisyo at dedikasyon sa trabaho, kalaunan ay ipopromote siya sa mas mataas na ranggo. Dito natin malalaman na ang kasalukuyang Lady Shogun ay 7 taong gulang pa lamang, na nagbigay ng sapat na panahon para sa mga kabataan na ihanda ang kanilang mga sarili, at makipagkumpetensya sa isa't isa upang ma-impress ang reyna bago siya dumating sa tamang edad. Hindi nagtagal, nakasalubong ni Zendo at Sakuragi si Akagi, ang lalaking may pinakamataas na ranggo sa Oku. Iminungkahi ni Zendo kay Sakuragi na hindi dapat siya kailanman magsalita tungkol sa Oku at sa kanilang tradisyon sa kahit sino man sa labas. Kalaunan, nang pumasok si Sakuragi sa kanyang silid at binati ang iba pang miyembro ng kanyang ranggo, pinagtripan siya ng isang grupo ng mga kalalakihan. Pinagtatawanan ng mga bully ang ayos ng buhok ni Sakuragi at ang paraan ng pananamit niya. Gayunpaman, ginamit niya ang kanyang superior samurai skills para lumaban. Pagkatapos, ipinaalam niya sa mga bully ang tungkol sa kahalagahan ng ganoong hairstyle para sa isang samurai. Sa kanyang mga unang araw sa Oku, si Sakuragi ay binigyan ng mas maraming gawain sa bahay kaysa sa ibang mga miyembro ng grupo. Sa kabila nito, hindi nagrereklamo si Sakuragi at kinumpleto ang kanyang gawain ng walang kahirap-hirap. Habang nagtatrabaho,
patuloy siyang ginugulo ng mga bully, sinisipa habang may dalang pagkain, at pinapanatili siyang gutom sa loob ng maraming araw. Isang gabi, inatake si Sakuragi ng tatlong lalaking may mataas na ranggo, na sa tingin nila ay maganda si Sakuragi at gustong tuparin ang kanilang pisikal na pagnanasa sa kanya. Gayunpaman, madali silang natalo ni Sakuragi at pinaalis sila. Kinabukasan, nakipag-usap si Sakuragi sa isa sa mga miyembro na nagtatrabaho kasama niya na nagngangalang Kogure, at ikinwento ang tungkol sa nangyari sa kanya kagabi. Sumagot si Kogure na normal lang para sa mga lalaki na magkaroon ng pisikal na relasyon sa ibang mga lalaki sa Oko. Binanggit niya na dahil walang mga babae sa Oko at 7 taong gulang pa lamang ang Lady Shogun, ang mga lalaki ay napipilitang tuparin ang kanilang mga pagnanasa sa pamamagitan ng pakikipagpalakpakan sa bawat isa. Sinabi niya rin kay Sakuragi na kung magkakaroon siya ng magandang relasyon sa lalaking may mataas na ranggo, mas mataas ang posibilidad na ma-promote siya sa mataas na ranggo. Nang marinig ito, nandiri si Sakuragi dahil pakiramdam niya ay sinasayang lang ng mga lalaki ang kanilang binhi sa isa't isa, ngayong kaya naman nilang tulungan ang mga babae sa labas ng kastilyo na magkaanak at bigyan sila ng dahilan para mabuhay. Sa sumunod na eksena, habang naglilinis sa paligid ng kastilyo, narinig ni Sakuragi ang ilang lalaking nagsasanay ng dojo at sinilip sila sa isang maliit na siwang mula sa labas. Matapos silang tingnan ng ilang minuto, nagsimula siyang magsanay ng dojo moves gamit ang walis sa kanyang kamay. Sa kabutihang palad, nakita si Sakuragi ni Akagi habang nagsasanay, at inutusan niya si Sakuragi na pumasok sa practice room at sumama sa iba. Mukhang na-impress si Akagi sa dojo skills ni Sakuragi, kaya sa kabila ng hindi pinapayagang magsanay ang may mga mabababang ranggo tulad ni Sakuragi, gumawa siya ng exception at pinayagan si Sakuragi na makipaglaban sa isa sa pinakamagaling na fighter ng dojo, si Rukawa. Tinawanan lang ng lahat si Sakuragi at ipinagpalagay na mabubugbog lang siya, ngunit nagulat ang lahat dahil si Sakuragi ay hindi man lang nangailangan ng maraming oras upang talunin si Rukawa. Kahit natalo siya ni Sakuragi, patuloy na minamaliit ni Rukawa ang hindi karapat-dapat na talento ni Sakuragi sa dojo. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagtalo ni Sakuragi kay Rukawa ay kumalat sa buong Oko, at ang ibang mga lalaki ay nagsimula ng magkagusto kay Sakuragi. Kinagabihan, si Rukawa na kinakamuhian ni Akagi dahil sa kanyang pagkatalo, ay lumapit kay Sakuragi at hinamon siya para sa isa pang laban. Tumanggi si Sakuragi noong una, ngunit kalaunan, pumayag din siyang lumaban dahil hindi niya pwedeng tanggihan ang utos ng mga lalaking may matataas na ranggo. Matapos ang isang matinding labanan, muling natalo si Rukawa kay Sakuragi at dahil sa kahihiyan sa pagkatalo, ginawa niya ang hindi lubos akalain. Nang makitang nahihirapan si Rukawa, nilapitan siya ni Sakuragi at pinugutan siya ng ulo dahil sa awa. Kinabukasan, ang 7 taong gulang na Lady Shogun ay hindi inaasahang namatay dahil sa isang sakit at pinalitan ng isang dalaga, mas masigla at striktong Shogun. Desidido siyang magtrabaho para sa ikabubuti ng bansa at planong paunlarin ang ekonomiya. Agad niyang tinanggal ang isang babae na nagmungkahing magsuot siya ng mga magagarang damit at magmukhang maganda sa lahat ng oras. Kalaunan, bumisita ang bagong Shogun sa lungsod upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa sitwasyon ng mga tao habang nagbabalat kayo bilang isang normal na babae. Nasaksihan niya ang mga lalaking ikinukulong sa mga bahay aliwan at itinuturing bilang mga kalakal. Sa kabilang banda, excited ang mga lalaki sa Oko at nagsimulang ihanda ang kanilang mga sarili upang makipagkumpetensya sa isa't isa at ma-impress ang bagong Lady Shogun. Tanging ang mga lalaking may matataas na ranggo lang ang pinapayagang pumunta sa harap ng Lady Shogun, kaya walang pagkakataon si Sakuragi na makilala siya. Sa kabutihang palad, sa gabi ding yun, ipinatawag ni Akagi si Sakuragi at itinaas ang kanyang ranggo sa mas mataas na grupo, dahilan para magkaroon siya ng pagkakataong makipagkumpetensya sa iba para sa serbisyo ng reyna. Kalaunan, habang tinatapos ang kanyang damit para sa okasyon, nakipagkita si Sakuragi sa tailor na si Miyagi, at pumili ng damit na may kaunting disenyo at simpleng kulay. Kasunod nito, nagtrabaho na si Miyagi at naghanda ng magandang damit para kay Sakuragi. Sa paghanga sa kanyang trabaho, sinubukan ni Sakuragi na magbigay ng isang mahalagang bagay kay Miyagi ngunit wala siyang nahanap na maibibigay. Kaya naman, hinalikan niya na lang si Miyagi bilang pasasalamat sa kanyang trabaho. Lumipat ang eksena sa araw kung saan nagtipon ang lahat ng mga lalaking may mataas na ranggo upang batiin ang Lady Shogun. Habang ang ibang mga lalaki ay nakasuot ng makukulay at magagarang damit,
Pinagtatawanan nila si Sakuragi sa pagsuot niya ng itim na tela na may kaunting disenyo. Hindi nagtagal, dumating na doon ang Lady Shogun at dumaan sa kanila habang nakayuko ang lahat ng mga kalalakihan. Bigla siyang natapilok sa kanyang damit at may tumawa sa likod niya. Agad na lumingon ang Lady Shogun at tinanong kung sino ang tumawa sa kanya. Upang iligtas ang lalaking nasa tabi niya, umabante si Sakuragi at tinanggap ang lahat ng sisi. Nang hindi inaasahan, nilapitan siya ng Lady Shogun at tinanong ang kanyang pangalan. Matapos mapansin ang simpleng pananamit at inosente niyang mukha, niyaya niya itong mag-TikTok sa susunod na gabi na ikinagulat ng lahat. Sa sumunod na eksena, makikita si Sakuragi sa harap ni Akagi na ipinaalam sa kanya na ang unang lalaking titikim sa Lady Shogun ay itinuturing na secret suitor at dapat isuko ang kanyang buhay pagkatapos ng gabi. Binanggit niya din na ang pagkuha ng virginity ng Lady Shogun ay isang krimen at ang lalaki ay lihim na pupugutan ng ulo para sa gawain. Higit pa rito, sinabi ni Akagi kay Sakuragi na makakatanggap ang kanyang pamilya ng malaking halaga ng pera sa ngalan niya. Nang marinig ito, tinanggap ni Sakuragi ang kanyang parusa at pumayag na mag-TikTok kasama ang Lady Shogun. Kasabay nito, ipinaalam din sa Lady Shogun ang tungkol sa ritual na ikinagulat niya at iniwan siyang tulala. Kalaunan sa gabing yun, naglalaro si Akagi at Zendo ng board game at tinalakay kung paano pupugutan ng ulo si Sakuragi. Dito nabunyag na sinadya nilang gawing secret suitor si Sakuragi upang alisin siya bilang isang katunggali dahil sa tingin nila ay isa siyang malaking banta. Matapos ang pagkamatay ni Sakuragi, plano ni Zendo na ma-impress ang Lady Shogun at maging ama sa kanyang mga anak. Sa kabilang banda, makikita si Sakuragi na iniisip si Haruko bago ihanda ang sarili para sa gabing kasama ang Lady Shogun. Maya-maya, naligo na siya, naglagay ng makeup, at pagkatapos ay pumunta na sa kwarto ng Lady Shogun para makasama siya. Hindi nagtagal, dumating na doon ang Lady Shogun at sinimulan ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanyang personal na pangalan. Sinabi din ng dalaga ang kanyang personal na pangalan bilang Haruko. Matapos malaman na ang pangalan ng Shogun ay katulad ng pangalan ng kanyang childhood lover na si Haruko, na puno ng luha ang mga mata ni Sakuragi. Naramdaman niyang napakaswerte niya sa pagkakaroon ng pagkakataong i-google ang kanyang huling gabi kasama ang isang taong may katulad na pangalan kay Haruko. Kasunod nito, nagsimulang maghalikan ang dalawa at magdamag na nag-TikTok. Kinaumagahan, ipinaalam kay Sakuragi na matagumpay niyang napasaya ang Lady Shogun. Maya-maya, makikita natin na inihahanda na siyang patayin sa harap ng mga opisyal. Hindi nagtagal, isa sa mga opisyal ang naglagay ng katana sa leeg ni Sakuragi at dinispatcha na siya. Sina Miyagi at Kogure ay umiyak sa pagkamatay ni Sakuragi, habang ang kanyang pamilya naman ay nakatanggap ng malaking halaga ng pera, na may kasamang liham ng pakikiramay na nagsasabing namatay si Sakuragi sa isang sakit. Nag-fast forward ang eksena ng ilang linggo kung saan makikita si Haruko na binisita ang puntod ni Sakuragi at nag-alay sa kanya ng mga bulaklak. Dito natin malalaman na mahal pa rin ni Haruko si Sakuragi at hindi pa rin siya nakakalimutan. Nang hindi inaasahan, habang pinupunasan ni Haruko ang kanyang mga luha, biglang lumitaw si Sakuragi sa kanyang harapan. Ibinunyag niyang napakabait ng Lady Shogun, kung saan nagpadala siya ng isang lihim na tauhan upang iligtas siya mula sa execution, at pinalaya siya mula sa Oko upang mamuhay ng malaya. Agad na tumakbo si Haruko patungo kay Sakuragi, niyakap siya ng mahigpit, at pinapangako siyang hindi na muli siya iiwan. Sa huling eksena, pinakawalan ng Lady Shogun ang lahat ng kalalakihan mula sa Oko, upang mamuhay para sa kanilang sarili at para mabawasan ang pasaning pinansyal mula sa ekonomiya ng bansa. Idinagdag niya rin na maaari nang tumulong ang lahat ng mga lalaki sa sinumang babae na magkaroon ng anak, at nag-anunsyo pang magbibigay sa kanila ng pera para makapagsimula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng dalawang beses ang dislike button para lang makasiguro.